Mga sa inyo mga kabehind, nandito na po tayo sa farm. Ayun nga mga kabehind, yung gagawin natin ngayong umaga mga kabehind ay gagawa tayo, magsisimula na tayong gumawa ng fermented fruit juice. Pero yung akin mga kabehind, mula sa fermented fruit juice, pwede ako magdagdag ng gulay, ng herbal plants, ganun, mga medicinal plants mga kabehind para sa ating mga stock na bibi at manok. Bali, ang kailangan natin mga kabehind, una-una natin kailangan syempre yung container na ating paglalagyan. At bago tayo magsimula mga kabehind sa ating gagawin na fermented juice ngayong araw, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang dapat natin malaman patungkol sa fermented juice, paano siya ginagawa, paano ba maging maayos yung ating pagbuburo, at paano ba natin mapaparaming bakterya na meron dun mga kabehind. Yung sinasabi ng good bacteria, at bakit kailangan mo mag-fermented juice, bakit kailangan mo gumawa ng mga fermented juices galing sa prutas o galing sa gulay mga kabehind. At kailangan din natin mga kabehind ng takip dito kasi ayun, explain natin lahat na kailangan nyo malaman patungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagbuburo o fermented plants o juice mga kabehind. Kasama pa rin yung ating sinusulatan mga kabehind na mga idea para medyo mapamilyado kayo sa binurong pagkain. Yung pagbuburo mga kabehind, ginagawa na to nung matagal pa. Matagal na mga kabehind, may mga nagbuburo na talaga para sa mga purpose mga kabehind. Syempre, bago kayo magburo, ito muna yung kailangan nyo malaman sa pinaka magiging container ng inyong pagbuburuhan mga kabehind. Tapos susunod pag-usapan natin bakit buro, bakit kailangan nyo magburo. Syempre mga kabehind, kasama diyan kailangan natin ng container. Ayan, meron tayong container, depende sa dami ng ibuburo nyo. At isang kailangan nyo pa dito mga kabehind, kailangan nyo ng molasses. Pakita ko sa inyo mga kabehind yung molasses. At syempre mga kabehind, kailangan nyo rin ng tela. Tulad nito mga kabehind, tela na pantakip dito mga kabehind. Bakit tela? Syempre papaliwanag din natin yan kung bakit tela yung gagamitin nyo. At bakit kailangan nyo ng molasses? Kailangan nyo ng asukal o kailangan nyo ng basta matatamis mga kabehind yung mga sugar. Source of sugar mga kabehind para sa inyong fermentation. Pwede namang source of sugar or carbohydrates. Kaya na po balang mamili mga kabehind. At ayun nga mga kabehind, bakit nga ba buro? Noon pa man mga kabehind may nagbuburo na. Ang isa sa mga dahilan mga kabehind kung bakit nagbuburo tayo, unang-una para ma-enhance. Kumbaga, mas mapaganda pa yung nutrients na meron sa halaman o sa isang pagkain mga kabehind o sa isang prutas. Pero isa sa pinaka nakikita ko maganda mga kabehind sa pagburo ay kunwari ngayon seasonal, yung mga prutas, sobrang dami. Kumbaga masasabi yung abundance o ahitik, liglig at umaapaw ang mga bunga ng ating mga halaman. Ngayon sa sobrang dami, hindi na natin sila kayang kainin, hindi na sila natin kayang ibenta. Kumbaga napupunta sa wala na lang mga kabehind, kumbaga parang napupunta sa sayang yung mga halaman. Tulad ngayon mga kabehind dito sa farm nila sir at dito nga sa napuntahan kong farm. Ang dami dito mga kabehind ng mga mangga na yung mga medyo maliliit, manggang piko ba yun tawag doon? Tapos nagkakalaglagan lang. Eh kinabayo, parang ganun may mga kabehind, may mga mangga ditong kinabayo, tapos may kinalabaw, tsaka may piko. Parang ganun may maliliit na mangga, tapos meron dito apple mango na nalalaglag mga kabehind. Sayang. Papakita ko sa inyo mga kabehind mamaya yung mga laglag na mangga dito na sayang na pwedeng yung pa nating magamit sa ibang paraan mga kabehind. Yung isang history ng pagburo mga kabehind ay para siyang stocking of fruits mga kabehind na parang kaya ka nagbuburo para mapahaba ang isang pagkain, mapahaba yung buhay ng pagkain mga kabehind. At sa pamamagitan ng pagburo ay may mga bakterya na nabubuhay doon. Pero yung isa sa kinaganda ng pagburo mga kabehind para sa akin ay alam po natin na ano yung pag nagbuburo tayo, kunwari yung mangga ngayon, seasonal ang mangga. Pag binuro ko yung mga nalaglag na walang pakinabang, magagamit ko siya hindi para sa akin ha, para sa mga stock natin na muscovy at manok mga kabehind. Pwede natin gamitin. Kumbaga hindi na sayang yung source o yung mga pakain na meron sa lugar nyo mga kabehind kung marami dyan ang malunggay, ganon. Tsaka yung fermentation mga kabehind o pagbuburo, dapat idepende natin sa kung ano yung pinakamaraming available na gulay, dahon, o
prutas mga kamay sa ating lugar, ayun yung dapat nating iburo para hindi na natin kailangan magumastos, hindi na natin kailangan maghanap, tsaka easy access tayo mga kamay sa gagawin nating pagburo. Yung una nga mga kamay na dahilan kung bakit nagbuburo yung mga tao noon ay una, mga kabihain, fermentation to preserve, ay nga, para ma-preserve yung pagkain. Kumbaga kasi gusto ko ng mangga. Pero yung mangga, pag nahinog yan, masisimula na mabulok yan. Di ba, paano natin ipipreserve? May ibang gumagamit mga kabihain ng pagbuburo na ang ginagamit ay asin. Meron namang gumagamit ng asukal. Ganun mga kabihain. At yung pinakakalimitan na ginagamit po sa mga nagpa-farming na klase ng pagbuburo mga kabihain ay asukal o molasses. Molasses mga kabayan yung pinaka the best, hindi naman the best, mas suggested kasi siya ay galing sa tubo. Ang molasses po ay yung mga katas ng tubo, ganun. Talagang ang bango niya, amoy siyang asukal na ano, ang tawag doon, dorado. Dorado ba yun? Ang tawag niya, maitim na asukal, ang asukal na negro ba yun? Ganun mga kabayan. At ayun nga mga kabayan, molasses yung ginamit ko dahil nga mas gusto ko natural na source. Teka nga. Ba't tayo nagbuburo pala mga kabayan? Sorry, yung topic natin medyo tumatalon-talon. Yan, parang, ay mga kabayan, una para ma-preserve yung pagkain na meron ngayon na pwede mo pang kainin sa mga susunod na buwan kung saan hindi na sila seasonal. Kumbaga tapos na yung season nila o yung panahon ng pagbubunga nila o panahon ng presensya nila mga kabayan kung kailan sila hitik nga ganun. Tapos mga kabayan, ang isa pa sa maganda sa pagbuburo to enhance yung nutrients una-una na extract natin at yung pagbuburo mga kabayan ay mas better siguro kaysa sa pagluluto kasi nga hindi siya dumadaan sa apoy. Ibig sabihin yung ibang nutrients hindi namamatay dahil sa init o mataas masyadong temperatura. Pwedeng yung pagbuburo ay nababawasan yung nutrients, ganun. Kasi syempre may mga bakterya ang aatake doon sa nutrients na meron sa isang ginamit natin na materyales para dun sa ating ginawang buro mga kabihain. Tapos mga kabihain, ayun, nutrients, para ma-enhance nga daw po ang nutrients ng isang halaman o ng isang prutas, di ganun. Kung ano man yung content niya, mapavitamins man yan, phytochemicals, antioxidant. At isa pa mga kabihain, to increase good bacterial growth. Dito mga kabihain, sa pagbuburo, pwede kang gumamit ng panimulang bakterya mo mga kabihain. Pili ka ng bakterya na gusto mong gamitin. Pwede kang gumamit ng Yakult kasi may Lactobacillus casei na sila. Tapos hindi kaya yung ano, yung Delight mga kabayan, may bakterya din, ibang klase ng bakterya. Ganun mga kabayan, sa ano kasi fermentation, pwede tayong magpasimula ng bakterya na gusto natin. Yung iba gumagamit ng Yakult para sila yung mas marami dun. Para mas marami yung presensya nila mga kabayan doon sa ginawa niyong buro na prutas o gulay. Ako gagamitin ako ng Yakult para sila yung parang pansimulang bakterya natin mga kabihain doon sa pinaka-ating colony ng buro mga kabihain. To increase good bacteria mga kabihain kasi alam nyo po sa decomposition, ang isang gumagana po dyan, ang pinaka-halos marami dyan ay bakterya po. Sila yung dahilan kung bakit na-decompose yung mga living things mga kabihain, ganun. Tsaka yung mga organic matter. Maliban sa insekto mga kabayan, sila yung isa sa mga tumutulong para mapabilis at masira yung structure ng isang organic matter mga kabayan. Sila talaga yun, sila yung bacteria yung umaatake doon. Tapos mga kabayan, susunod naman natin dito ay, ayun nga mga kabayan, para kaya kung gusto nyong dumami yung bacteria, mas mapabilis yung fermentation mga kabayan, gumamit kayo ng Yakult o Delight, ganun. Bahala kayo kung ano mas gusto nyo klaseng bakterya. Magkaiba kasing bakterya ng Yakult tsaka ng Delight. Dalawang klase ng bakterya na magkaiba ang scientific name. Tsaka ayun nga, kung ano klaseng bakterya mga kabayan. Ayun nga mga kabayan, sinabi ko na rin kanina para mapakinabangan natin yung mga seasonal na pagkain tsaka yung pinakamarami na pagkain dito sa ating lugar. Meet Urban po. Tsaka mga kabayan, ang maganda lang din sa buro ay para sa immune system ng ating mga alagang stock. Kasi mga kabayan, pag nagburo ka ng mga gulay o prutas, sila po ay may tinatawag ng antioxidant phytochemicals na nakakatulong mga kabayan sa kanilang immune system para mapalakas. At syempre, para iwas sakit mga kabayan, kasi mahalaga na yung mga stock natin, hindi dapat nagkakasakit masyado. Kasi pag nagkasakit po yan, maapektuhan yung pangitlog nila, yung paglaki nila mga kabihain, tsaka yung pinaka-quality nila. Ayun, kailangan natin yung fermented juices para masustansya din at healthy yung mga stock natin mga kabihain.
Tapos yung susunod pa mga kaibigan, maganda sa Buro ay chips. Kumbaga talagang mumurahin, ganun, mababa, low class na masasabi mga kaibigan. Lalo-lalo na kung meron ka mga stock na gulay o prutas sa lugar mo, chips na masasabi talaga, parang mumurahin, wala kang gagastusin. Kailangan mo lang ng molasses, container, tsaka Yakult or Delight na pansimula ng bakterya mga kaibigan. Susunod pa mga kaibigan, dito ay convenient. Siyempre, mabilis kaysa bumili ka ng mga food supplement. Ang pinagkaiba nga lang po ng food supplement tsaka ng mga fermented. Ang supplement mga kaibigan, may dose na sila. Dose ba? Dosage mga kaibigan. Dose. One dose, one hour. Dosage mga kaibigan, magkaiba kasi yung dosage tsaka dose. Baga may dosage sila na nakalagay na doon na pag tinake mo yung gantong ml mga kaibigan o gram, ay ganito yung makukuha mong nutrients. Habang sa ano nga, ay walang eksaktong amount o bilang kung gaano karami yung i-intake nila daily. Ayun lang, wala tayong ano, wala tayong balance eh, mga kabayan, masyado sa nutrients pagdating sa fermented juices. Siguro ayun yung para masasabing negatibong side ng fermented juices tsaka ng mga organic na nutrients mga kabayan o supplement para sa ating mga stock. Tapos mga kabayan, modern to consider sa akin kasi modern siya yung fermented juices kasi dati parang alam mo, old way, tapos parang hindi pinansin, tapos ngayon pinapahalagahan na po ng marami yung mga fermented juices at yung kung ano ng klaseng fermented juices mga kabayan, yung halaman, di kaya yung prutas. Tapos mga kabayan, natural din siya mga kabayan, tsaka can be excel. Depende mga kabayan sa trip mong i-mix sa fermented mo, sa fermentation process na gagawin mo mga kabayan o sa project mo na yan. Bahala ka kung gusto mo ng prutas, ng gulay, mga malunggay. Yung mga sustansya mga kaibigan, pwede mong i-combine-combine sila para mas mapa-excel, mas mapaganda yung quality ng fermented juice na magagawa mo mga kaibigan. Ito ko pala muna sa inyo kung paano gumawa ng fermented juice ngayon mga kaibigan. Mangunguha muna tayo ng mangga kasi yun yung pinakamarami dito. Yung manggang bulok na nalalaglag mga kaibigan na hindi na napapakinabangan. Ayun yung kukanin natin para wala tayong gastos, ganun. Tsaka easy lang access natin, di ba? Bin. Yan, mangunguha tayo ng mangga mga kabay dun sa may ibaba kasi kailangan natin yung medyo buo pa tsaka walang sugat para kumbaga wala masyadong dumi. Charan! Mga kabay, sa may gate ng farm. At yung wala masyadong sugat mga kabay yung ating gagamitin. Ito tulad na ito. Ben, tulad na ito. Wala pang sugat. Ayun sa'yo wala din. Okay, pwede na yan. Basta walang sugat, Ben. Pwede yan. Okay lang yan kahit maliit, baliw. Pwede yan. Basta walang sugat, Ben. Oh, sige, pwede yan. Lagay natin dyan. Ito. Dami, di ba? Ito yung gagamitin natin ng mga ano. Ha? May? Oh, experiment time. Laging experiment time. Oo. Kailangan sa buhay ito. Ay, ng puno. Nakita nyo ba yan? Hindi siya masyadong pinapansin dito sa farm kasi dito nga ay maraming mga prutas-prutas din. Yan si Erwin yung kasama natin ngayon ng nanguha. Maraming prutas dito mga kabayan sa farm, sabi ko sa inyo. Pwedeng ipagmayabang yung prutas na meron dito. Ay, yung mangga pala, ganun. Mangga kasuy. O, yan. Mga kabayan, papakita namin. Andito tayo mga kabayan at pagkakuha tayo ng maraming mangga. Tingnan nyo. Marami yan mga kabayan. Yung mangga na ito na nakuha natin. Medyo okay yung dami mga kabayan. At magagawa na tayo ng nakuha namin. At ito yung paghahaluan natin mga kabayan. Lagi po natin tandaan na kailangan sa fermentation po malinis. Kahit nasa panghayop lang yan. Kailangan mga kabayan malinis yung ating gagawin, yung paglalagyan, yung proseso na gagawin natin malinis. Kasi kung hindi, bad bacteria yung mas dadami dito sa binuro nyong juice o gulay mga kabayan. Ngayon, ang gagawin natin mga kabayan para mapabilis yung fermentation, yung kinuha ko mga kabayan wala pang bukas masyado, yung okay-okay pa. Ay mga kabayan, magsisimula tayo mga kabayan at syempre mahalaga na dapat yung ating gamitin na prutas po ay malinis. Kitang-kita niyo malinis mga kabayan. Inugasan pa to, tapos wala siyang sira. Pero hindi nakakain. Pero masarap to mga kabayan. Sayang. Kaso hindi naman masyadong edible dito yan. Pwedeng isama mga kabayan yung balat. Neto kung nalinis yun naman ng maayos.
Medyo check nga lang natin, baka mamaya may mga bulating na nakapasok mga red bang. Matamis. Matamis mga kamay, tsaka malinis kasi to. Pwede talagang kainin to. Pero ayun nga. Isama natin mga kabay yung balat. Wag lang talaga mga kabay sa fermentation natin ay mapasok ng langaw, ganun. May itlogan ng langaw. Pwede natin tagalin yung balat mga kabay. Kung ayaw nyo isama, pwede din naman. Tapos ganito lang mga kabay yung mga laman. Marami-rami to mga kabay yung... Hindi mo na isama yung balat. Oo nga eh. Marumi. Marumi din. Yung iba may butas. Pero yung pag walang butas, pwede namang isama. Gaganyan na lang natin mga kabayan para mapabilis na yung fermentation na sinasabi. May uod na to. Kailangan nyo may mga may uod ay hindi maisama. Pwede naman mga kabayan isama nyo may uod, tapos takpan nyo to para mamatay yung uod. Lahat ng unwanted, yung hindi nyo inasahan, hindi kayo sigurado na may organismo dito mga kabayan. Pwede nyo takpan ng balde. May takip to mga kabayan dito. Yan. Pag tinakpan nyo yung mga kabayan, magkakabusan ng oxygen na kailangan ng mga uod. Diba? Kaya nga mga kabayan, yung ipapantakip natin ay tela. Kasi mga kabayan, meron ditong microorganism, yung mga bakterya. Kailangan nila ng oxygen mga kabayan, kasi pag ito yung tinakip natin, wala masyadong bakterya mabubuhay sa loob ng fermentation. Ang fermentation mga kabayan ay patungkol din siya sa presensya ng mga bakterya mga kabayan. Kaya kailangan talaga ang takip natin dito ay mga tela, yung may ventilation na sinasabi, ganun, may airflow. Ang gagawin ko mga kabayan siguro ay tatakpan ko muna niyan para for ilang days ba. Tatakpan muna natin mga kabayan sa loob ng ilang araw. Tatakpan natin mga kabayan ng siguro mga 3 araw to para ayun mga uod kasi sayang. May mga uod. Ngayon parang papatay lang natin yung uod dun sa dito. Ano to sasali mo dito kalat kay Jipay? Ngayon mga kabayan gawin natin tatanggalin na lang natin yung mga parting may uod para hindi sayang. Yung mangga, di ba? Tanggal-tanggal na lang. Fermentation mga kabay, matagal ko nang gusto din to. At sa Orani po, nagawa na rin ako ng fermented na ganito. Tapos ito yung sumunod mga kabayan, malinis at okay pa mga kabayan. Ayun po yung sinasabi bakit tela ang ipanatakip sa fermentation. Kasi pag yan, basta mga kabay, laging tandaan natin yung bakterya po. Yan mga kabayan. Basta microorganism. Basta yung mga nangangailangan ng oxygen. Yung mga microorganism mga kabayan, yung organismo tulad natin gumagalaw, maliban sa puno, yan, sa mga halaman, ay nangangailangan ng oxygen. At sa fermentation, mahalaga ang presensya ng oxygen. Kaya dapat tela ang takip natin para may presensya pa rin ng oxygen nang mabuhay yung nang may presensya ng oxygen mga kabihain para mabuhay yung mga bakterya na nanandoon sa ating medium o yung lalagyan. Ganon. Isama nyo yung buto, walang problema dyan. Kasama sa fermentation process yung mga kabihain. At ito, tinimam, diba, magagandang mangga to. Ang babang sarap, parang sarap mga kabihain, pero syempre, mga laglag yan. Dito lang kasi sa farm, marami namang mangga. Pag gusto, kunwari, may gustong kumain na taga dito o nandito sa farm, mga kabihain ay, ayun, pwede manghingi. Diba? Yan. Ito mga kabihain, isama na natin itong hilaw. Medyo hilaw pa kasi ito eh. Pero kasama na to sa ating ibuburo. At di lang nagtatapos sa ganito mga kabihain sa mangga ang fermentation. Sa susunod, magdadagdag tayo ng dahon ng malunggay, dahon ng oregano, ganun. Pero siguro, kung maglalagay tayo ng Yakult, iwasan natin yung mga klase ng halaman na merong antibacterial properties. Kasi baka mamaya, huntingin na yung mga bakterya na nandito sa ating medium. Medium na lang itatawag natin sa lalagyan natin. Pagkatapos ng mga kabihain, doon ako maglalagay ng Yakult para at least alam natin na wala ng presensya masyado ng mga organismo mga kabihain.
Hindi lang basta sara yung gagawin natin, sisiguraduhin natin na walang oxygen masyado na meron sa loob nitong ating balde, mga kabiyayin. Salamat pala kay Ate Christy. Si Ate Christy po pala yung bumili nitong balde. Kasi marami po siyang mga kakilala dito. Tapos sabi ko, Ate Christy, pabili nga ako ng balde. Sa fermentation, mga kabiyayin, pwede kayong magdagdag ng madagdag ng gusto yung idagdag na mga meron kayo. Meron pa dito, mga kabiyayin, daw ng ipil-ipil mamaya lang. Isa yun sa idadagdag ko dito daw ng ipil-ipil. Tapos, daw ng ipil-ipil, mga kabiyayin, ano pa ba? Malunggay nga pag nakahanap tayo. Basta mga kabiyayin, yung alam natin na masusustansya na klase ng dahon, ng halaman, pwede nating idagdag dito, mga kabiyayin, sa ating fermentation na ginagawa. O, yung binuburo natin, mga kabiyayin, pwedeng padagdag ng padagdag. Ang lagi po natin tandaan, pagpadami ng padami ang inahalo natin sa ating binuburong juices, ay mas nagiging masustansya, mas nagiging useful, at mas napapaganda natin yung juice na to para sa ating mga alaga. Kasi po ang paliwanag dun, bawat isang halaman, may kanya-kanya po silang ano, chemical properties, mga phytochemical properties na content, kung saan iba-iba po ang epekto at ganap at rules sa katawan ng ating mga alagang hayop, kahit sa atin man, mga kabihain, tulad ng mangga, kung may vitamin C to, vitamin A, o ano pa man, di ba? Tapos nag-add ka ng malunggay, o nagdagdag ka ng malunggay, ang malunggay ay mataas sa maraming calcium, vitamin A, ganun, vitamin C, meron din siya. Ibig sabihin, mas na-improve natin yung ating binurong gulay, ay binurong juice, mga kabihain. Kaya okay lang sa buro, mga kabihain, kung matagal. Mas maganda nga na mag-juice siya ng maayos, as in, ganun. Marami pa tayong gagawin, mga kabayan, dito sa farm na paunti-unti lang. Kumbaga, lahat ng bagay ay paunti-unti lang hanggang sa maging stable na yung maraming bagay. At pag stable na, ito ay masaya. Diba? Less na yung mga worries natin. Bawas na yung mga isipin natin, mga kabayan. Ngayon na, fermented fruit juice using mango, mga kabayan. Natuwa lang ako makita na dito sa farm ay maraming. Gusto ko sana ng kasoy magdagdag, kaso ang sabi nga nila ay yung kasoy daw bawal sa, mga kabayan, bawal sa manok. Kaya ay, wala akong choice kundi wag nang idagdag, ganun. Doon na tayo sa ligtas para sa manok at bibi. Kasi yung kasoy, kung sa usapan lang sa bibi, wala siyang ganap sa buhay ng bibi, mga kabayan. Kayang-kaya silang atangatain ng bibi nang walang sakit, di siya nagkakasakit yung mga bibi. Mahalaga din na yung gagamitin natin dapat ay ligtas para sa mga alaga natin, di ba? Tapos kung ano talaga yung meron sa lugar nyo, mga kabayan, kung maraming puno ng malunggay, malunggay. Kung maraming dahon ng ano, ng ipil-ipil, ipil-ipil. Pero mahalaga pong medyo matamis dapat yung ating juice para pag ininom ng manok natin, ng mga alaga natin, ay magustuhan nila yung lasa. Ay, yung isang dapat natin tandaan, mga kabayan. Nagpuputik yung kamay natin. Malinis po yan. Naglinis tayo kanina. Nagbugas tayong kamay, mga kabayan. Mahalaga kasi dito ang kalinisan sa pagbuburo ng prutas, ng ano man, mga kabayan. Basta yung buro kasi mahalaga na malinis. Hanggat maari. Hanggat kaya nyo. Ayan na, mga kabayan. Okay na. Tapos na ba tayo? Magbugas muna tayo ng kamay saglit, mga kabayan. Ating fermented juice. Ang susunod natin na gagawin, mga kabayan, ay maglalagay na tayo ng charan! Maglalagay na po tayo nung molasses, mga kabayan. Ang bango na itong molasses. Lagay na natin. Mga kabayan, ito muna yung ating gagamitin. Kumuha lang tayo ng kutsara, pero para malinis. Ayoko ng kamayin kasi nga, ayan. Sayang kasi yung molasses na didikit sa kamay ko, kaya ang gagamitin natin ay, kabayan, ang gagawin natin ay ihahalo na natin. Gamit yung kutsara. Tapos dagdag-dagdag na lang tayo ng gusto natin idagdag sa susunod na mga araw. Uy! Parang ang sarap lang ng itsura na ito, ah.
maasim-asim na matamis. Puro kasi ito mga kabayan yung molasses na binigay ng kapatid ko si ML mga kabayan. Umuwi ako sa Urani. Yan, pinadala niya sa akin, binigay niya. Eh di syempre masaya-masaya naman ako. Tsaka mga kabayan, meron na pala siyang sariling channel. Maximulo po ang pangalan ng kanyang channel para sa mga mahilig magkalapati. Ay mga kabayan, okay na yan. Hayaan na natin mabulok yan. Tapos yung mga sobrang mangga, ayan, tatapon natin. Hindi pala natin hayaang mabulok mga kabayan. Takpan natin mga kabayan at mamaya maglalagay mo tayo ng plastic bago itong takip. Para talagang walang hangin masyado sa loob. Nang sa ganun ay medyo sarado na yung ating ginawang fermented fruit juice. Isa pa lang ito mga kabayan. Kailangan natin magdagdag pa. At kailangan mga kabayan dito ay saradong-sarado mga kabayan para mamatay yung mga itlog ng langaw o itlog ng fruit fly na nilagay niya dyan sa prutas mga kabayan. Mag-abang tayo ng isang linggo mga kabayan, lagyan natin ng date. Ganon-ganon dito sulatan natin para pagkatapos ng isang linggo, maglalagay na tayo ng Yakult o ng Delight o ng gusto nating bakterya mga kabayan para sa ating fermented fruit juice. Salamat sa panood mga kabayan. Sana may natutunan kayo. Hindi lang po dyan nagtatapos. Marami pa tayong idadagdag dyan. Sa ngayon, okay na po muna yun mga kabayan. Salamat sa panood. Bye-bye.